Hello. Hello guys. May panibago tayong i-upload ngayong video. Para to sa mga baguhan na nag-aaral pa lang manahi o dito sa high speed sewing machine o industrial machine. So guys, para maging familiarize kayo sa bawat parte ng high speed machine. Ito yung bobbin case. Nandito yung winder sa loob. Ito. Tapos ito kung saan nakasalpak dito sa ilalim, ang tinatawag doon yung pinagsasalpakan, rotating hook. Ngayon yung sulay ang pagsalpak nito guys. Itong matulis na to, nakaharap dito sa atin. Saka mapapansin yung pag isinalpak, lumalagitik yan. Yan. Tapos ito, pressure foot. Itong pinagkakabitan ng karayom ay needle bar. Ito naman, dito naman sa itong parte na to, ito ang tension. Diyan nakakabit yung tension wire. Kung halimbawa tuhog ang tahi nyo sa ibabaw, luluwagan nyo lang to. Pag tuhog naman ang ilalim, luluwagan nyo yung bobbin case. May mga tornilyo doon na kunting pihit lang kahit kuko. Luluwagan nyo ng kaunti. Adjust-adjust lang yung dito sa may tension wire o tension to ang tawag nila dito, tension wire kadalasan. At saka itong mga industrial sewing machine, mas madali gamitin ito kaysa yung mga manual. Napakadali gamitin ito. Napakadali lang. Ngayon para, ito naman pala sa ilalim, ito yung lifter na tinatawag. Foot lifter. Pwede rin gamitin ito. Ito naman yung hand lifter. Yung guys, may ano para madali tayo matuto mag-control ng high speed. Ganito ang gagawin natin. Ito. Una, magre-reverse tayo. Ito tatahin natin. Reverse, so dyan sa umpisa. Para matuto tayo. Tapos, diretso. And then reverse ulit. Tapos, para magamit natin yung lifter sa paa, foot lifter, hahakbang tayo dyan. Tapos, reverse ulit dyan para matuto tayo mag-reverse. Diretso. Reverse. Tapos, angat ang pressure foot natin. Lipat dyan sa kabilang guhit. Reverse ulit. Tapos, diretso na naman. Para makuha natin yung pag-control. Ganyan. Reverse. Tapos, lifter. Angatin natin sa, ano, sa paa natin, sa hita. Ito yun. Tapos, laktaw dyan na naman. Reverse na naman dyan. Diretso na naman. Ganyan. Ganyan lang. Reverse. Tapos, angat na naman ang lifter. Reverse ulit dyan. Diretso. Reverse. Tapos lifter, angat ng lifter, ganyan. Para maangat yung pressure foot natin. Tapos reverse ulit. Diretso. Reverse. Tapos angatin na naman natin yung pressure foot natin sa pamamagitan ng foot lifter natin. Ganyan. Ayan guys. Dali lang yan. Reverse ulit. Diretso. Reverse. Tapos angat na naman yung foot lifter natin, ganyan. Para maangat natin yung pressure foot, gagamitin natin yung foot lifter natin. Then, reverse ulit. Tapos, diretso ulit. Reverse. Tapos, angat na naman yung foot lifter natin, ganyan. Reverse, diretso. Reverse ulit. And then, iangat na naman natin yung pressure foot natin sa pamamagitan ng foot lifter. Reverse. Okay lang guys. Reverse ulit. Tapos, yung foot lifter natin naman para umangat yung pressure foot. Gaganyanin natin yan. Reverse ulit. Diretso. Reverse. And then, foot lifter. Angatin natin ulit yung pressure foot natin. Ganyan. Reverse. Yan. Tapos, angat na naman natin yung pressure foot. Pamamagitan ng foot lifter, ganyan. Reverse.
Madali lang guys, mag-control itong high speed guys sa mga ordinaryong makina na manual na tinatawag nila. Yan. Dito mag-reverse tayo. Yan ang pinaka-end natin. Yan. Ganyan lang guys. Ngayon ganun kadali mag-control ng high speed sewing machine o industrial sewing machine. Mas madali gamitin ito kaysa sa manual. Dahil sa manual, minsan mag-a-atras, abanti pa tayo. Mag-bubol-bubol ang sinulid sa ilalim. Yan lang muna guys para sa ngayon hanggang sa susunod. Salamat sa inyong panonood. Thank you.